Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 4 verses 13 up to 16. James chapter 4 verses 13 up to 16. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Ang title po sa ating pag-aaral ngayon, The Typical Sin of Businessmen. The Typical Sin of Businessmen. Napansin ko na napangiti na kagad yung iba sa inyo, title pa lang. Ang dahilan ay bihira no, sa pag-aaral natin itong James na merong ganitong klaseng ganong ka-specific na grupo ng mga tao na ina-address. Minsan si James, pagka may binabanggit, sabi niya, brothers, my beloved brothers. So masyado siyang general. Pero ito, kung mabasahin natin, may kita natin, very specific ang grupo ng mga tao na kanyang ina-address. Sana itulungan ako ng Panginoon no, as I expound itong pong passage na to na tinitingnan natin. So we are now in a new section dito sa pag-aaral natin ng sulat ni James. Again, as I said, very interesting ito dahil nga ang ina-address dito ni James ay isang specific na grupo ng mga tao. He is going to address, actually itong buong section na ito, which includes chapter 5, hindi lang itong chapter 4 verses 13 up to 16, pero pati na rin itong chapter 5 verses 1 up to 6. Ang ina-address dito ni James ay mga very specific na mga tao. He is addressing businessmen and he is addressing the rich oppressors. So as I said no, a while ago, masyadong specific itong pag-address niya rito. Hindi na lang yung general na pag-address niya dun sa mga tao o sa mga Kristiyano na kanyang sinulatan. Now, itong section na ito, buong section na ito ng chapter 4 verse 13 hanggang sa chapter 5 verse 6, pwede nating bigyan ng title na The Sins of the Wealthy. Now for you who are using an ESV Study Bible, mapapansin ninyo na yun yung heading na ginamit noong nag-comment on this particular letter. Although sinama ng commentator dito, pati na rin yung sa chapter 5 verses 7 up to 13, pero hindi ko isasama yon because it appears hindi na yun yung subject matter ni James, kaya hindi ko na siya sinama. Although yun sa ESV Study Bible nga natin, if you're looking at it right now, mapapansin nyo na kasama yung section na yun. So I'm just going to address itong sins of the wealthy dito sa section na ito ng chapter 4 verse 13 up to chapter 5 verse 6. Now you will notice ano na may dalawang bahagi nga ito. Yung una, etong nakalagay sa chapter 4 verses 13 up to 16. Ito yung unang, I'm sorry, verse 17 pala. I'm sorry, yung text natin is not 13 to 16 but 13 up to 17. Now, tingnan niyo tong first part na ito. Here, James addresses businessmen who are probably Christians. Siguro mga Kristiyano ito who think and act in a very secular way. Now, yung dahilan kung bakit sa tingin ko sila ay mga Christians, dahil yung pagkakasulat niya rito may pagkakaiba dun sa susunod na section sa chapter 5 verses 1 up to 6. Yung tono niya dito nung sinabi niya rito sa verse 17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Para bang ang sinasabi niya na kayo, mga mananampalataya na kayo, alam na ninyo tong mga bagay na ito, eh ba'y pag hindi niyo pa ito sinunod, kayo ay nagkakasala na.
Okay, so parang nakita ko dito na mukhang mga Christians yung ina-address rito, pero pagdating dun sa sumunod na section, chapter 5 verses 1 to 6, mayaman pa rin ang ina-address dito ni James, kaya lang, he is addressing those who are not Christians and who are abusing the poor. At ang tono niya dito, parang condemnation na mabigat yung kanyang sinasabi rito. Tingnan ninyo, kung titingnan nyo lang na madali, look at verses 5 and 6, sabi dito, "You have lived on the earth in luxury and self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you." So, kita niyo yung mga salita niya. Sabi niya, kayong mga mayayaman, ito sa chapter 5, verse 1 to 6, "You are oppressing the righteous person." Oh, pero you are being prepared for slaughter. Parang sinasabi niya, mapupunta kayo ng impyerno. Parang wala siyang sinasabi rito na kayo ay may intensyon na magsisimula sa inyong mga kasalanan. And so, sa tingin ko, may konting pagkakaiba yon. Maybe itong verses 13 to 17, he's talking to the Christian businessmen, and then chapter 5 verses 1 up to 6 is talking to the rich who are unbelievers and who are oppressing the poor. Okay, yung pag-aaral natin ngayon, I will be focusing only on the first portion, chapter 4 verses 13 up to 17, at ito na nga ang title ko dito, "The Typical Sin of Businessmen." Kung titingnan kasi natin ito at pag-aaralan, makikita natin ito ang kadalasang nangyayari sa mga business people. Now, hindi naman ako businessman, ano? Now, the reason why I say this, of course, dahil sa aking pag-aaral, sa mga nakikita ko, sa pag-aaral ko nitong text na ito. And so, I hope hindi niyo sasabihin na ano karapatan ni Brother Juram na magsabi tungkol dito sa hindi naman yung businessman eh. Okay lang sana pag ang nakatayo dito, si Brother Rani, si Brother Alan, o ayan, mga businessman yan, mga elders natin, baka mas may karapatan sila. Well, ganun na rin siguro pwede natin sabihin kay James, no? Pwede natin, pwede nyo rin sabihin, hindi naman tayo talaga sigurado kung ano ang dating buhay ni James, kung businessman din siya. Although, ang sabi nga na iba, itong James na to, ito ay ang kapatid ng ating Panginoong Jesus. But we don't really know ano yung kanyang background before he became a believer. Pero, pwede na lang akong magtago doon. Sabihin ko, si James, granting, hindi siya businessman. Sabihin ko na lang din na, si James, hindi rin naman siya businessman. Pero because of the wisdom that the Lord gave him, kaya niyang i-address itong issue na to ng problema ng mga business people. Okay, so tingnan natin ngayon ito, coming from the perspective of God's wisdom. No, of course, gagawin natin ngayon, titingnan natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, at marami tayong makikita ritong magiging malaking tulong para sa mga mayayaman sa ating kalagitnaan at mga business people. Now, tingnan ninyo kung paano sinisimula ni James itong subject matter na ito related dito sa mga kasalanan, itong particular na kasalanan ng mga businessmen. Sabi niya, "Come now." Itong phrase na ito, nung sinabi niyang "come now," ay nagpapakita na si James, nung kinakausap niya sila o nung sinulatan niya sila, parang mabigat ang kanyang mga salita. No, this is in a very blunt and in a very direct tone. Yung tono niya, mabigat. Sabi nga ng mga Bible teachers na ito daw, "come now," is found in the New Testament only here in James chapter 4 verse 13 and in chapter 5 verse 1. Dito nyo lang makikita itong phrase na ito. Pero, ayon din sa kanila, na itong "come now" na ito, no? O itong phrase na ito, ay madalas makikita sa Greek literature, sa mga kasulatan noon na nasusulat sa Griego, and it was used simply as a way to get someone's attention. Pag gusto mong kunin yung attention ng isa, sinasabi mo, "come now." Kaya ang sense nito, para bagang sinasabi, "pay attention," or "now listen." Yun ang dahilan kung bakit sa ilang mga translations, ganun na ganun ang makikita ninyo. For example, in God's Word translation, itong simulang nakalagay doon, "pay attention to this." Kung babasahin niyo naman ng Good News Bible, sabi doon, "now, listen to me." So, yun yung sense nitong nakalagay na "come now." So, tingnan niyo, no? Ito si James,
kausap niya yung mga mayayaman, ng mga businessmen, malamang ito ay dating, ito yung mga dati niyang pinapastoran. Remember, when you go to James chapter 1 and verse 1, makikita natin sino yung kanyang mga sinulatan. Sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus, to the 12 tribes in the dispersion. So ito ay dati niyang kongregasyon. Sumusulat siya marahil galing sa Palestine at sinusulatan niya itong mga mananampalataya o mga churches na dati niyang pinapasturan na nagkalat na dito sa buong Roman Empire. So ngayon, ito, dati niya itong mga tupa. Tapos ito, sila mga mayayaman na mga business people. At ang tono niya, he is speaking to them in an authoritative manner. He is talking to them, sabi ko nga kanina, in a blunt and in a direct way. Matapang siya, no? Parang mararamdaman ninyo yung authority niya sa pakikipag-usap sa kanila. Now, I want us to pause for a moment and reflect on this. Na, mapapaisip talaga tayo pag sa ganitong mga bagay, no? Because it is sadly true, totoo ito, pero ito nakakalungkot na katotohanan, maraming mga pastor ngayon, lalo na yung mga may hirap na mga pastor, na walang lakas ng loob para kausapin yung mga mayayaman sa kanilang kongregasyon. Kadalasan, nai-intimidate sila, o kadalasan, napakaingat nila na hindi nila ma-offend itong mga mayayaman na ito sa kanilang churches dahil natatakot sila baka maapektuhan yung kanilang kita, if I may put it that way. So, yun ang isang bagay na makikita natin dito, ang pagkakaiba ni James. Si James, na kanilang dating pastor, he would speak to them authoritatively and directly. No, talagang bakit ganon? Because James is conscious. He's very conscious na yung kanyang sinasabi ay galing sa wisdom at galing sa authority ng Panginoon. At alam niya na ang kanyang sasabihin dito sa kanyang mga tupa na ito, ng mga mayayaman, ang mga pinaka-importanting salitang dapat nilang mapakinggan. Kaya pag-pray niyo po, sana bigyan ng courage yung mga katulad ko o yung mga katulad ng mga maraming mga pastor na merong mga members sa kanilang church na mayayaman at may tendency na ma-intimidate, may tendency na matakot, na sana hindi kami matatakot kahit sino mang taong kaharap namin. Kahit na sila'y member ng church o hindi pa. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, dito sa James chapter 5, pag binasa natin do, mga unbelievers na mayayaman na yung kinakausap dito. Kaya kahit gaano man sila kayaman, kahit meron man silang impluensya, kahit kaya man nilang kasuhan ng sino man tao, kahit kaya nilang ipapatay ang mga tao, walang takot si James na in-address yung kanilang mga problema. Now, ano nangyari dito? Sa palagay ko, James may have been observing the way his former church members who were businessmen were thinking and speaking. Naobserbahan niya yun. Paano sila mag-isip? Paano sila magsalita? And he had observed how they were planning their futures so confidently. Napaka confident nila pagka magplano ng kanilang kinabukasan. And so James writes, "Come now, you who say." Napansin ninyo itong phrase na to, "you who say." Dito sa phrase na ito, yung verb na nakalagay dito is present tense in Greek. Sabi nga ng isang translation, yung literal concordant, yung concordant literal version, ganito ang pagkakalagay doon. Come now, you who are saying. Ganun ang present tense sa Greek. Yung bang, you who are saying. Paulit-ulit nilang sinasabi. This means na ito ay mga bagay na sinasabi palagi ng mga businessmen. Ano yung lagi nilang sinasabi? They say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. That was their habit. It was to say something like that. Yan ang common na attitude ng mga businessmen. Kung titingnan natin, ito yung madalas na sila sinasabi. Sabi nga isang ni Douglas Moo, isang commentator, "Here are people," says James, "who are deliberate and self-confident planners." No, ito yung mga lagi nilang sinasabi. And there are five things that is typical of these businessmen. No, itong merong limang bagay na madalas na makikita dito o madalas nilang sinasabi. Tingnan ninyo to. Una, they decide when they will go. Tingnan nyo, sabi dito, today or tomorrow, we will go. So, kita ninyo yung kanilang self-confident
assertions, sinasabi nila, ito ang desisyon namin, ito ang panahon na kami ay bibiyahe o kami ay lalakad. So, today or tomorrow we will go. Next thing that we see here, where they will go. Sabi nila, we will go into such and such a town. Alam nila kung saan sila pupunta. Ikatlo, how long they will stay. Sabi nila, and spend a year there. And then susunod, what they will do there. Sabi nila, and trade. Sabi nila, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade. Now it's very interesting, itong salitang trade dito, in Greek, means to carry on an activity involving buying and selling. In fact, itong Greek word dito is emporiomai, from which we get the English word emporium. Yan yung pinanggagalingan ng salitang trade, emporium. Ano ba ibig sabihin ng emporium? Sa dictionary, nakita ko kanina, it's a large retail store selling a wide variety of goods. So, ito yung gagawin nila. And trade, di ba? Yan ang business nila, emporium, kumbaga. O, buy and sell, yan ang kanilang trabaho. Para, ang bottom line niyan, para kumita. They are quite sure what will be the outcome of all of their plans. Tingnan nyo, sigurado sila. Ito magiging bunga ng lahat ng kanilang efforts. Sabi nila dito, and make a profit. O, tingnan nyo, di ba? Common yan sa businessmen. Ano common sa businessmen? Alam nila kung kailan sila lalakad, kailan nila sisimulan yung kanilang business venture, saan mismong lugar sila itatayo yung kanilang business, gaano katagal yung gagawin nila doon, gaano sila, anong business exactly yung gagawin nila doon, and then magkano kikitain nila. Gaano, yan ang takbo ng utak ng mga businessmen tulad ng mga klase ng businessmen na ina-address dito ni James. So, alam niyo ba na ito ay isang litrato ng mga Jewish businessmen lalo noon, no? So common ito. Kaya sigurado naiintindihan ito nitong mga mananampalataya na sinulatan ni James because they were also formerly Jews, although Christians na sila ngayon. Sabi ni William Barclay, pakinggan ninyo, sabi niya, the Jews were the great traders of the ancient world. And in many ways, that world gave them every opportunity to practice their commercial abilities. This was an age of the founding of cities, and often when cities were founded and their founders were looking for citizens to occupy them, citizenship was offered freely to the Jews. For where the Jews came, money and trade followed. So the picture is of a man looking at a map, and he points to a certain spot on it and says, here is a new city where there are great trade chances. I'll go there. I'll get in on the ground floor. I'll trade for a year or so. I'll make my fortunes and come back rich. Eh, sa palagay ko, hindi lang yung mga Hudyo during the first century ganun mag-isip eh. I'm so sure na yung mga Jews up to today, ganun pa rin mag-isip. Diba? Alam naman natin na yung mga Hudyo, sila mga ilan sa mga pinakamayayaman sa ating panahon ngayon. No, ganun pa rin ang utak nila. Kaya tama itong sinasabi rito ni James. Tama yung kanyang observation. Hanggang ngayon, yung pa rin na na-observe natin ganyan sa ganyang klaseng mga tao. At again, this can be extended of course para sa lahat ng mga business people. Now, let me just clarify this. No? Kasi ito yung mga i-rebuke ni James dito eh. Now that, yung pinakita ko sa inyo is a picture of a typical businessman. He was involved in commerce or in business. He was involved in a trade of some sort. Grabe yung kanyang planning. Now of course, ang tanong, bakit? Masama ba yung nagpaplano? Masama ba to? Immoral ba ito? Is this unethical? Well, is there something wrong with the statement, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make profit. So, as I said, typical ito na sinasabi ng mga business people. Diba, ang isang businessman na maayos magplano, talagang seryoso sa kanyang ginagawa, hindi niya nilalaro yung kanyang business, sasabihin niya itong mga bagay na ito. So, ibig sabihin, lahat pala ng maayos na mga businessmen na ganito ang kanilang sinasabi normally, nagkakasala pala sila? Is that what James is trying to say here? Hindi po.
James is not rebuking these businessmen for their plans or even for their desire to make profit. Hindi masama yun. Pag sinabi mong gusto kong kumita, di ba? Eh, syempre, ba't ka magtatayo ng business na gusto mong malugi? Eh, hindi. Talagang, yan ang plano mo. Gusto mong kumita ng pera. Hindi naman sinasabi dito kung saan mo gagamitin yung pera. Kaya, hindi mo pwede sabihin, eh, kasalanan yan. Eh, kung sabihin niya, gusto kong kumita ng pera para makatulong sa ibang tao, para makatulong sa iglesia. O, di mo masama yun. Diba? So, hindi natin alam kung ano. Pero, ang tanong dito, in saying those words, nagkakasala ba siya? Hindi po. Actually, ang problema dito, eh, hindi masyado yung, hindi yung kanilang sinabi. Ang kasalanan nila dito, eh, yung hindi nila sinabi. Ulitin ko, no? Ang kasalanan dito, eh, hindi yung mga sinabi nila. Ang kasalanan nila dito, eh, yung hindi nila sinabi. Ano ba yung hindi nila sinabi? So, ang dami na nilang sinabi tungkol sa kailan nila sisimulan ng business nila, kailan sila o saan sila pupunta, gaano katagal nilang gagawin ito, ano gagawin nila doon, ano ine-expect nila na profit pagkatapos silang i-pursue itong business na ito. Sinabi nila lahat 'yon. Pero ano ang kulang? Ang kulang eh they did not mention God in the picture. 'Yon ang malaking problema nila. Alam niyo, para silang tinatawag nating practical atheists. Maaring sa kanilang isipan, sinasabi nila, naniniwala sila sa Panginoon Diyos, pero posible na pinaghihiwalay nila ang Panginoon Diyos at ang mga bagay na related sa business. Pag nasa iglesia sila, they talk about God, they may be involved with the ministry, they may be teaching the Bible, they may be leading in prayers, pero pagdating nila sa business world, iba na yung takbo ng kanilang isipan. They have a totally secular worldview. Parang sa kanila, huwag natin pag-usapan ng Panginoon Diyos dito. Iba na to. Realm na to ng business. So, ganun ang kanilang isipan. They are practical atheists. Diba? In practice, sa isipan, maaaring naniniwala sa Diyos, pero in practice, hindi na, wala nang lugar ang Panginoon Diyos dun sa kanilang ginagawa. Yung mga plano nila, hindi nila sinusurrender sa Panginoon. So, hindi nila kinoconsider ang Panginoon Diyos sa mga plano nila, sa mga decision nila. So, yan ang kanilang napakalaking problema dito. Nagustuhan ko nga yung sinabi ng isa patungkol rito. Parang ganito yung mga comments niya. Sabi, dito sa today or tomorrow we will go. Ang takbo daw ng kanilang isipan eh parang ganito. Of course, we shall be alive and in health tomorrow. No emergency will arise. No sickness will lay us low. No sudden death will overtake us. Yun ang takbo ng utak nila eh. Sunod, we will go into such and such a town. Ang assumption dito is, the weather will be good. Transportation will be available. We will meet with no accident. No car will be wrecked. No airplane will crash. No train will derail. We shall arrive exactly as planned. Dagdag nila. And spend a year there. Yun ang sasabihin nila. So, ang kanilang assumption ay ganito. Lodging will be available to us and at a price we can afford. No problems. No rioting shall break out. No epidemic shall occur. No war will break out. No disastrous fire will hinder. No earthquake will level that city. No flood will sweep it away. No thieves or robbers shall injure us. Tapos, and trade. Sinasabi nila, and trade. Ang assumption nila, yes, goods will be available and of the kind and quality and price we want. Financing the operation will be no impediment. There will be no shortages, no damaged freight, no ruined merchandise, no change in style or taste that would hinder trade, no city regulation, no competition, no shortage of labor. Nothing will get in the way. And then, and make profit. Ang assumption nila, of course, buyers for our products will be plentiful. They will have the money. They will wish to purchase our goods at a price substantially higher than we paid. The profits will roll in. So, yun yung kanila eh. Hindi nila iniisip ang Diyos. Iniisip nila, ang galing ng plano natin. Siguradong mag-work ito. Siguradong kikita tayo dito. So, ano ginawa ni James? James will now try to bring these self-confident businessmen back to
to a proper understanding of themselves from God's point of view. Ipapaalala ni James sa kanila kung sino talaga sila sa mata o sa pagtingin ng ating Panginoon. So, tingnan ninyo yung ilang observation ni James patungkol sa kanila. Look at verse 14. Sabi niya, "Yet, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." So, tingnan ninyo ang ilang observations na pwede nating banggitin dito patungkol dito sa mga taong ito. Unang-una, they are limited in their knowledge. Limited sila sa kanilang knowledge. Sabi ni James patungkol sa kanila, "You do not know what tomorrow will bring." Hindi nila alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi natin alam. Walang sino man sa atin nakakaalam, businessman o hindi, we don't know what's going to happen during lunch. Hindi natin alam kung ano mangyari an hour from now. Hindi natin alam kung ano mangyari mamayang gabi. Walang nakakaalam nun. Walang may control nun, kundi ang Panginoon Diyos lang. Pero itong mga taong ito, they have been talking about spending a year in some city. Isang taon pa yung kanilang nasa isipan. Hindi mo nga alam kung ano mangyari mamaya eh. Ito sinasabi niya, sinasabi dito. Diba parang ito yung mababasa natin dito sa Luke chapter 12 verses 16 up to 20. Magandang tingnan natin ito para mamarkahan na ninyo sa inyong mga Biblia. Napaka-importante na passage. Although dito ang pinag-uusapan rito ay tungkol sa covetousness, habang nagpipreach ang Panginoong Jesus, biglang napaka-importante na kanyang pinipreach, biglang may sumingit at ininterrupt siya sa kanyang pagsasalita at sinabihan siya, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Parang siguro sa totoo, hindi nakikinig itong taong ito sa sinasabi ni Jesus. Eh, gusto lang niyang magamit ang Panginoong Jesus para maging arbiter, para yung kapatid niya na ang kanyang pakiramdam, inilalamangan siya, pagsabihan ng ating Panginoong Jesus. Pero ito sagot ng Panginoon. "But he said to him, 'Man, who made me a judge or arbitrator over you?' And he said to them, 'Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.'" So yun yung konteksto. Pero pakinggan nyo yung kanyang parable dito sa Luke 12 at simulan natin dito sa verse 16. "And he told them a parable saying, 'The land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, "What shall I do? For I have nowhere to store my crops." And he said, 'I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to my soul, "Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry." But God said to him, "Fool, this night your soul is required of you." Itigil ko na lang muna doon. Now, ito yung parable na ginamit ng Panginoong Jesus to show us the reality of life. Yan naman ang talagang totoong buhay. Hindi natin alam kung gaano pa katagal ang buhay natin. Hindi natin alam, tatagal pa ba tayo ng isang oras. Itong taong ito, hindi natin alam, baka it was just an hour ago nung sinasabi niya, "Ito gagawin ko, ito plano ko." Hindi niya alam, after an hour, the angel of death came upon him at kinuha na yung kanyang buhay. Ito sinasabi rito, hindi natin alam kung ano ang kinabukasan. Alam niyo, kanina may tinitingnan ako sa internet kasi I was just looking at the news, and then I was just struck with the, for example, itong financial news site na ang pangalan ay 24/7 Wall Street. Ang ginagawa nito, ina-identify nila yung mga importanteng American brand na sa palagay nila ay magdi-disappear within a year. So, merong mga parang 10 brands that will disappear in the year 2013. So, meron silang mga ganun, no? Taon-taon ginagawa nila yon. And some of the things na kanilang predict, ito lang, mga ilang mga taon lamang na nakaraan na talagang nagkatotoo. At sa kanilang tingin, itong 2013, madadagdagan pa itong mga ito. Magbanggit lang ako sa inyo ng ilan na maaring mangyayari, yung iba na wala na, ayon sa kanilang prediction, at iba yung pang 2013. Pasensya na kayo, hindi ko talaga na napagsama-sama ng maayos ito, pero I was just looking at several sites
At may nakita akong yung mga mawawala ng 2010, 2011, 2012, 2013, parang ganun, kaya nagkahalo-halo. Pero nag-strike lang sa akin yung mga pangalan. For example, American Airlines. I think ito yung nasa kasama sa kanilang tingin magsasarado ng 2013 o mawawala. Another is yung nung 2012 nangyari ito yung Research in Motion. Ito po yung mga manufacturer ng BlackBerry na mga cellphone. Alala ko, just a few years ago, parang halos lahat ng businessman na kilala ko may BlackBerry. Yan ang hari ng mga smartphone about 5 years ago. Yan ang hari ng mga smartphone noon. Kaya lang, ang nangyari, pumasok ang iPhone ng Apple at saka yung mga Google phones, ano ba ito, yung Android. Pagpasok nitong mga to, hindi sila kagad nag-respond dun sa sitwasyon na yon. O yan, nangyari, pinatay sila nitong mga ibang mga telepono na to. Another is JCPenney. Another is Avon Products. Hindi ko alam kung ito'y kasama sa taong ito. Basta Avon Products. Another is Mitsubishi Motors of North America. Another is Suzuki Motor Company na tinalo ngayon ng Kia at saka ng Hyundai. Tapos yung dati na pinatay ng Facebook, myspace.com. Dati ang dami gumagamit nun. Tapos mamaya, pagpasok ng Facebook, namatay siya. Tapos yung Kodak, naalala nyo, yung camera na yun na biglang nung na-discover ko na 131 years na sila in business, sila ang nag-invento ng unang digital camera in 1975, pero natakot sila na pasukin yon dahil baka mamatay yung kanilang mga films na ginagamit nila. Kodak ito eh. So nangyari, nung naglabasan yung mga digital cameras, na unahang patuloy sila ng iba na ginawang commercial yon, dahan-dahan na silang namatay. Ngayon, ang nangyari, nung papasukin na nila o nung pumasok na sila doon sa digital camera, nahuli naman sila kasi naglabasa na yung mga smartphones na may camera. Di patay na sila. Ngayon, hindi na ganun karaming hindi na masyadong click yung digital cameras ngayon dahil pati yung mga cellphones, 5 megapixels, 10 megapixels, kaya ng kompetensyahin yung mga digital cameras. Kaya ito yung sinasabi dito na, grabe, another thing na kinakatakutan nila, yung mga DVD, mamamatay. Dahil dito sa mga online stand, na pwede ka na mag-download, pwede ka na manood ng sine through the internet. Diba? Kaya nga, ano nakikita natin, pumapasok na dahan-dahan, tinatanggal na nila yung, at least sa mga Apple products, sinatanggal na nila yung mga CD-ROM drive o DVD-ROM drive. Hindi na nila sinama doon kasi para sa kanila, meron ng tinatawag na iCloud. Nandiyan na yung somewhere in the clouds na yung mga data mo nandun na pwede mo lang i-download kahit anong computer ang gamitin mo, kahit nasa ang lugar ka, pwede mo na magawa yun. And so, the point is, itong mga kumpanyang ito, they made their own strategies, their plans, and they said, ito ang mangyari sa amin, we are going to be successful, ganito ang mangyari sa atin. Pero suddenly, things happen, ang bilis na bumagsak. Kahit nga yung Apple, natitreaten sa Samsung eh. Di niya akalain na itong Samsung, grabing kanyang pag-angat. And so, these are just the things that are a reality. Na kahit na itong mga kumpanyang ito, kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang ano, at kung wala ito sa kalooban ng Panginoon Diyos, in an instant, pwedeng mamatay ito. Kaya ito yung sinasabi rito, they are limited in their knowledge. Pero hindi lang yan ang sinasabi ni James dito. Not only are they limited in their knowledge, but their lives are so frail. Their lives are so frail. Ang tanong niya, what is your life? Sabi niya, for you are a mist that appears for a time and then vanishes. Mist lang siya. Yung salitang mist dito comes from the Greek atmos, which can also be rendered in the following ways. Pwede siyang i-translate as steam that rises from a pot. It can be translated mist, kaya yung NIV, yun ang ginagamit. Or sa King James Version and NASB, it can be translated vapor. In other translations, smoky vapor. Sa Good News Bible, puff of smoke.
pare-pareho yun na pwedeng i-translate. Kaya hindi masyado sigurado kung ano bang exact translation ito o ano exactly ang nasa isipan ni James. But the point is, whether it is the mist, the vapor, the puff of smoke, or the steam that rises from the pot, the point is, ang bilis mawala nun. Paglabas na itong usok na ito, pagdala ng hangin, wala na. Pag merong mist, pag naarawan, just a few minutes or a few hours, wala na siya. And this is consistently being taught in Scripture. No? This is a recurring theme. Paulit-ulit itong sinasabi sa salita ng Panginoon. Psalm 39 verses 5 and 6, nakalagay, "Behold, you have made my days a few handbreadths, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath." Selah. Yung merong nakalagay na selah doon, parang sinasabi, pause and ponder. Think about this truth. Surely, sabi ng Psalm 39 and verse 6, "Surely a man goes about as a shadow. Surely for nothing they are in turmoil. Man heaps up wealth and does not know who will gather." Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 24, "For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls." Na napaka-bilis ng panahon, napaka-frail ng ating buhay. Naalala ko nung ako'y teenager pa, pag sinabihan mo ako na 50 years old, that was a very, very long time. 50 years, ang tagal. Eh ngayon, 50 na ako. Parang, ang bilis ng panahon. Sobrang bilis. Habang nagkakaedad ka na, parang bumibilis yung panahon. Pero sa totoo, hindi naman. Pero yung pakiramdam mo, parang ang bilis. Diba dati, ano lang, sabi mong 4 years, ano, gagraduate ka, parang 4 years, ang tagal. Pero ngayon, parang pakiramdam mo nga, ganun, kabilis. Pakinggan niyo itong sinabi ni Jay Adams. Sabi niya, "Every birthday you celebrate, every funeral you attend, every serious illness you suffer, and every time you sit down to plan is a potential reminder from God that your life is but a vapor, a mist, a puff of smoke. How short it is. Take the family snapshot album." Kunin mo daw yung photo album mo. "Look at those old slides or home movies." Kita nyo, pati yung description nyo, mga matatagal na, no? Mga old slides, wala mga slide na ngayon. Home movies. "There's mom and dad whose voices are now silent. Just yesterday, they spoke, laughed, kissed you. Now they smile at you from a faded photo and with a force of silent lips declare, 'Our life was a vapor, a mist, smoke.' Don't scoff at emotionalism. No, you are the one who is emotional and unrealistic if you think otherwise. You only deceive yourself when you act or plan as if you will live indefinitely." End of quote. Tama eh, di ba? Titingnan natin yung mga lolo, lola o yung iba sa inyo na mga magulang nag-pass away na, ang bilis. Titingnan mo yung ano na lang, ngiti na lang nila yung makikita natin dun sa nalulumang mga litrato. At para bagang tahimik nilang sinasabi sa atin, ang buhay ay parang usok lamang, mist lamang. No? Munti ko nang sabihing weather lang. Pero pwede na rin. And, ba, hindi mo alam kung ano weather, kung bagyo, kung ano. Pero isipin nyo na lang, kahapon ba yon? Alauna yata ng tanghali, may napakalakas na lindol. Nagpe-pray nga ako, sabi ko, ito na ba Lord? Buti na lang, hindi pa. I mean, yung kinakatakutan natin. Sa Russia, may biglang pumasok na meteor sa kanilang, ano, bigla na lang yung mga tao nagda-drive sa isang probinsya yata doon, biglang boom! Sumabog na lang na ganun. Yung iba, ang maganda kasi sa kanila, may mga kotse pala nila, merong mga nakalagay na parang video, may video camera yung kanilang mga kotse. Kasi sa pagkakorrupt ng mga officials doon,
eh, pag nahuli sila ng pulis, pwede silang magreklamo. Sabihin, ba't mo sinasabing ako nakabangga, ganyan-ganyan? Oh, ito, oh, yung camera ko. So, nare-record nila. So, yung iba doon, na-record nila, nakatapat sila doon sa lugar na kung saan bumagsak yung meteor. Bigla na lang sa isang video, may isang parang meteor na lumabas doon sa harapan ng tao, mga ilang kilometro naman of course yung layo, pero biglang parang araw na ang liwanag, tapos bumagsak, boom! Sumabog ng ganun. Mga 500 hanggang sa 1,000 mga tao ang nang nadisgrasya dahil doon. Yung mga nasaktan at ano, at natatakot sila na baka meron pang mga susunod dito. The point is, hindi mo alam. Imagine, normal yung buhay, biglang may mahuhulog na bato mula doon sa langit. I mean, bato na to, meteor na itong pinag-uusapan natin. Kung may meteor showers na dumating dito, you just don't know what's gonna happen to your life. Makikita pa sa balita, ilang libong mga tao na plano nilang pumunta somewhere na nakasakay sa barko na, ano ba yun? Na plano nilang mamasyal na kung saan, di ba? Ang sarap-sarap, biglang may pumutok yung engine, biglang for 5 days, nasa gitna sila ng dagat na hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ang baho-baho doon. Imagine nyo lang, 5 araw. Pipila sila ng 3 oras para makakain. Para dumumi. Eh, dahil walang tubig. So imagine, 5 araw yun. Ang baho-baho at dumi-dumi. Kaya talagang makikita nyo, ang buhay natin, di natin hawak eh. Ang ganda-ganda ng plano mo, sabihin mo, oh, 5 araw o 1-2 linggo sa Caribbean ako, dito ako sa Alaska, dito ako pupunta. And then suddenly, things like that happened. Now, ano ang susi para matama itong attitude na to of vain boasting na binanggit niya dito sa verse 14? Kasi puro kayabangan itong sinasabi nila. Sabi nila, ito, kaya ko to, ito, pwede ko itong magawa, ito, plano ko, kikita ako dito. So, instead of making their plans from a purely secular worldview, dapat isama nila ang Panginoon Diyos sa litrato. And so here you find yung susi sa solusyon. Sabi ng verse 15, sabi ni James, instead. So imbis na ganito ang plano nyo, imbis na ang sabihin ninyo, eto gagawin ko, eto ako, pupunta ako dito, kikita kami dito, magtatayo ko ng business dito. Instead of saying that, sabi niya dito, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Yun daw ang dapat nilang sabihin. Kailangan, in other words, isama nyo ang Panginoon Diyos sa litrato. Alam nyo, laging mapapansin natin sa Bible, madalas itong sinasabi, lalo na sa mga writings ni Apostle Paul. For example, sa Acts 18, verse 21, tingnan nyo lang itong mga portions na ito na binanggit niya yung ganong statement or something similar to that. Acts 18 verse 21. But on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills. Ako'y babalik sa inyo kung kalooban ng Panginoon. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 10, always in my prayers, asking that somehow by God's will, I may now at last succeed in coming to you. Kung kalooban ng Panginoon, finally, makakabisita na rin ako sa inyo. Yun ang sinasabi niya. Sa Romans chapter 15, verse 32, so that by God's will, I may come to you with joy and be refreshed in your company. Ganun na naman. In 1 Corinthians chapter 4, verse 19, sabi niya, 1 Corinthians 4, verse 19, but I will come to you soon if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. So 1 Corinthians chapter 16 and verse 7. 1 Corinthians 16 verse 7. For I do not want to see you now just in passing. Sabi niya, I hope to spend some time with you if the Lord permits. So tingnan niyo, lagi niya sinasabi, oh, if the Lord permits. Okay? And more significantly, si James, siguro yung background talaga na nasa kanyang isipan, eh hindi si Paul, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Diba, ang Panginoong Jesus, yun ang kanyang statement nung siya'y dumaan ng malaking krisis, kumbaga, sa kanyang buhay, when he was in the Garden of Gethsemane.
sa Matthew 26 and verse 40, sabi niya again, sabi doon, again for the second time, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done." So in effect, yun na sinasabi niya, "Lord, if it is your will, Panginoon, request ko, tanggalin ninyo to kung kalooban ninyo, pero pagka hindi, then wala akong magagawa. I will submit to it." So yan ngayon ang sinasabi ni James na dapat isama nitong mga businessmen sa kanilang computation, kumbaga, patungkol sa buhay. They must involve God. Why? Because God is involved in this world. Ang Panginoon Diyos ay kumikilos. Marami kasi ng mga tao, ang kanilang tingin, tawag nila sa English, that this world is a closed system. Yun ang kanilang worldview. Ang kanilang worldview, walang Panginoon Diyos na nakikialam dito sa mundong ito. Kaya tumatakbo itong mundong ito because of the natural forces. Yung forces of nature, yung laws of nature na kumikilos. Yung mga iba, ang kanilang tingin, eh, merong creator, yes, pero nung pagkatapos i-create ng Panginoon Diyos, pinabayaan na lang niya ang mundo tumakbo in its in automatic mode. Yun ang kanilang tingin. Yung iba naman, of course, ang kanilang tingin, wala talagang Panginoon Diyos. Purely materialistic yung kanilang worldview. Ang tingin nila, yung Darwin theory of evolution, na tayo ay galing dito sa mga simple na mga bagay nito, which by time evolved into more complex things. Pero ganun pa rin, very materialistic yung kanilang view. Tingin nila, matter is eternal. Parang tingin nila na meron ng matter. No, pero simple lang siya. And then later on, merong Big Bang na nangyari. Later on, evolved into all of these wonderful things that we see around us. But it had to take billions and billions of years para mangyari ang lahat ng ito. Pero sa kanilang tingin, ang nagpapatakbo lang dito are pure laws of nature. Nature lang ito, walang Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, hindi yun ang paniwala natin na sinasabi ng Biblia. Pinapakita ng Biblia na merong involvement ang Panginoong Diyos. Sabi nga ng Bible, sabi ng Colossians chapter 1 verse 17, that in Him all things hold together. Ang Panginoong Jesus ang humahawak ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Ang Panginoong Jesus, pwede nating sabihin, Siya ang Creator. Nothing was created apart from the Lord Jesus Christ. So, yes, it is God who created, but it was always through the Lord Jesus Christ. And the Bible says it is the Lord Jesus Christ who holds all things together. Kaya hindi nagwawala itong mga planeta natin in the solar system at hindi napapalayo sa orbit nito o sa revolution ng mga planeta dito sa araw dahil dito sa force of gravity na to. Pero ang dahilan kung bakit nandun lagi yung balance na yon, because of God. It is the Lord Jesus Christ sustaining all things. Itong ating mga katawan, composed of molecules, composed of atoms, itong mga katawan natin, kumbaga, no, at lahat ng mga bagay, kung titingnan talaga natin under the electron microscope, may mga distansya yan. Hindi naman yan pure solid na nakadikit lahat eh. Kundi may mga distansya, may mga umiikot-ikot na mga kung ano-ano na mga bagay. Bakit hindi nagwawala yan? Hindi nagkakalat na lang at nadidisintegrate ang ating mga katawan? Because it is God who is holding all things together. Pagka biglang tinanggal ng Panginoong Diyos yung kanyang power dyan, eh madidisintegrate tayong lahat, mawawala tayong lahat. Hindi mo na makikilala ang bawat isa, para tayong mga marbles, mga holen na nakalagay sa isang supot at kinalat mo na lang bigla, wala siyang structure, wala siyang form. Magiging ganun tayo. Pero pinapakita ng Bible, the Lord is in control. He is the one who causes the sun to rise on the good and the evil. He is the one who sends rain. Ang Panginoong Diyos ang may galaw dito sa lahat na na-recognize ni Apostle Paul noong kausap niya, for example, yung mga matatalino in Athens, ganun ang kanyang sinabi sa kanila. In Him we live and we exist and have our being. Yun ang kanyang mga statements. Nung kausap niya isang grupo ng mga tao, nung nakagawa sila ng milagro ng kanyang kasama, they were about to start to worship Him. Pero sabi niya, hindi, ang Panginoong Diyos ang may gawa nitong mga bagay nito. Inuutusan tayo ng Panginoon, talikuran natin ang ating mga kasalanan at sambahin natin Siya. Huwag itong mga bagay nito na mga Diyos-Diyosan. Ganon ang utak ni Apostle Paul.
Kung makikita natin, ganun din ang sinasabi ng Old Testament consistently. Tinan niya si Nebuchadnezzar, for example, kung paano niya in-acknowledge na ang Panginoon ang talagang may hawak ng lahat ng bagay. And that's what we see consistently in Scripture. So, hindi ito closed system. Kaya yan ang ibig sabihin pag sinabi ni James, if the Lord wills, i-involve ninyo ang Panginoong Diyos dito. By the way, there's something interesting regarding that. Normally, nung panahon na yon, nasasabi na ng mga tao, if it is the will of the gods, or if it is God's will. Pero mukhang sinadya ni James na gamitin, if the Lord wills, siguro para bigyan niya ng Christian element itong bagay na ito, na lumalayo siya dun sa normal na sinasabi lang ng mga tao, if God wills. Na maaring naging because of force of habit, nadudulas na lamang yun sa kanilang bibig na sinasabi nila. Or dahil nga siguro, pag sinabi nilang, if it is the will of the gods, ang kanilang paniwala, maraming mga Diyos, may mga smaller gods na may control dito sa ibang mga lugar at ganyan, at sila'y nagko-control ng mga bagay. Kaya si James specifically sinabi niya, if the Lord wills. Now, it's interesting na itong Lord na ito, in different portions in the letter of James, he is referring to the Lord Jesus Christ. So maybe yun ang binibigyan niya ng bagong kulay itong if the Lord wills. He is saying, hindi lamang general na kung sino-sinong Diyos ang pinag-uusapan natin dito. We are talking about the Lord Jesus Christ Himself controlling all things. And this is consistent to his statement dun sa sinabi ni Paul sa Colossians at sinabi ng author ng Book of Hebrews about Jesus Christ holding all things, sustaining all things together. So, ito ang pinapakita rito. No? So, itong isang bagay na napakaganda. Na sabi niya, itong solusyon. Itong mga businessmen na ito, na nawala ang Panginoong Diyos sa litrato, akala mo kung sino silang magplano, hindi nila nare-realize kung gano'k sila ka-ignorante tungkol sa kinabukasan, hindi na alam kung gano'k ka-temporary o gano'k ka-frail yung kanilang mga buhay, they need to recognize God's view regarding themselves. Kailangan makita nila kung sino sila. And to do that, dapat consciously pinapasok nila ang Panginoong Diyos sa kanilang mga plano. Now, I want us to, again, just clarify this. Ang ibig ba sabihin ito, nung sinabi dito ni James na dapat nating sabihin, sabi dito, you ought to say, if the Lord wills. Maybe in a sense, mabuti rin na maibalik talaga yon. Kasi yung mga iba, siguro nahihiya sila na magsabing, if the Lord wills. Pero I think maganda na sabihin yon, if the Lord wills, kung kalooban ng Panginoon Diyos. Na dapat maging normal yon na bukang bibig natin. But with the intention, kaya natin sinasabi, kasi talagang naniniwala tayo o ginagawa natin, pinapasakop natin yung ating mga plano sa kamay ng Panginoong Diyos. Di ba yung mga Muslim, merong mga ganong mga statements na parang lagi nila sinasabi. Pero of course, wag lang yung sabi na walang kabuluhan sa ating mga puso. Para bang isang taong magsasabing, praise the Lord, hallelujah, na kahit ano na lang, hallelujah, na tuloy, yung mga ibang nakakarinig, parang either nababastusan na sila, feeling nila, parang blasphemy naman ito, sacrilege naman ito, hindi naman ito ginagalang yung pangalan ng Panginoon. Mali naman yon. Pero yung iba naman, the other extreme, nahihiya naman silang isama ang Panginoon. So I think maganda na paalala to, you ought to say, if the Lord wills, kung kalooban ng Panginoon Diyos, tutuloy namin itong plano namin na pumunta doon. Kung kalooban ng Panginoon Diyos, mangyayari ito. Pero kung hindi, wala kaming magagawa. However, gusto ko lang balansin ito. I think maganda ring maalala na hindi kinakailangang lagi nating sinasabi yung if the Lord wills. Halimbawa lang, may nakuha ko kanina sa pag-aaral ko. Yung halimbawa, isang Christian wife, isa kang nanay, isang misis na Kristiyano, hindi mo namang sasabihin, if the Lord wills, I am going to cook sinigang this lunch. Sasabihin mo ba yun? Diba? Uy, anong luto, anong ulam natin mamaya, mami? Kung kalooban ng Panginoon Diyos, magsisinigang tayo. Parang, di ba?
hindi mo na yata sinasabi yung if the Lord wills, no? Or, kunyari, estudyante, sasabihin ba niya, well, if the Lord wills, I'm going to school tomorrow. Sasabihin pa ba yun ng bata? Di ba? If the Lord wills, papasok ako bukas. Parang pag sinabi mo yun sa nanay mo, anak, may pasok ka ba bukas? Oo, mami, pero if the Lord wills, papasok ako. Parang, ang dating nun sa nanay, parang wala kang intention pumasok pagka sinabi mo yung ganung mga salita. So, anong point dito? Well, if you study carefully the use of this statement in the New Testament, mapapansin nyo that even the apostle, although ang daming beses niyang binanggit tulad ng nakita natin kanina, but he did not mention if the Lord wills in a mechanical way. In fact, may mga time na hindi nga niya binanggit yun eh. Halimbawa, tinanin niyo to. Sa Acts chapter 19 verse 21, sabi doon, sabi ni Paul, now after these events, Paul resolved in the spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem saying, ito sabi niya, after I have been there, I must also see Rome. Wala naman siyang dinagdag na if the Lord wills. Wala siyang dinagdag na ganun. Sa Romans chapter 15 verse 28, sabi niya doon, when therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. Kita niyo salita niya. Ito gagawin ko, dadaan ako dito. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 5, sabi doon, I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass through Macedonia. Wala siyang sinabing, if the Lord wills. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 8, sabi doon, but I will stay in Ephesus until Pentecost. Tinan nyo? Wala silang sinabing, if the Lord wills. Tapos kung pakikinggan pa natin yung sinabi niya nung sinulatan niya si Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verses 9 up to 21, piliin ko lang yung mga salita, sabi niya, do your best to come to me quickly. Get Mark and bring him with you. When you come, bring the cloak. Do your best to get here before winter. Dito sa mga sinabi niya na yon, wala siyang sinabing, if the Lord wills. So, anong point dito? Well, I think ang point dito ay ganito. We are encouraged to say, if the Lord wills. If you're a businessman, at ang tendency mo, kinahihiya mo ang Panginoon, kaya hindi mo binabanggit ang Panginoon sa inyong usapan, this is going to be a rebuke for you. Banggitin mo ang Panginoon. Sabi mo, depende sa Panginoon Diyos. Kung kalooban ng Panginoon, matutuloy yung ano namin. Pero, maraming mga sitwasyon na hindi mo na kailangang sabihin yung mga salitang yon, lalo na kung nagmumukha kang awkward sa mata, tulad ng mga ilang example na binigay ko sa inyo kanina. But, even if you do not mention it, dapat ang utak mo at ang attitude mo ganon. Hindi yung parang nasa isipan mo, ikaw ay housewife, ito gagawin ko, siguradong-sigurado na itong plano ko na to, makakapagluto ako ng sinigang, walang mangyayari, pagdating ko sa bahay, puno ng gasol yung tangke, pagdating doon, merong posporo, pagdating doon, may susi, ganyan-ganyan. Hindi ganon. Pwedeng, nako, nasa na yung susi. Inabot kayo ng hapon bago kayo nakakain. Pag bukas mo ng gasol, biglang, psh, wala na tayong gasol. Linggo, walang bukas na ano. So, hindi ka na makakapagluto na sinigang. Yun yung mga bagay. Ang point is, nandun pa rin sa iyong utak kahit na hindi mo sinabi, Panginoon, nasa sa inyo naman talaga lahat. Kung anong kalooban nyo, so be it. Hindi ka magmamalaki. Hindi yung parang pag nagsalita ka, you are self-confident, you are so sure that this is going to happen. Look at verse 16 now. Tingnan nyo ang kanilang problema. Sabi niya, as it is, ito problema nyo, you boast in your arrogance and all such boasting is evil. Ano daw ang practice na itong mga taong ito? Yung mga statements na kanilang sinasabi kanina na hindi kasama ang Panginoong Diyos, what they're doing is they are boasting in their arrogance. By the way, wala palang masama dun sa boast. Kahit sa Bible, makikita natin, minsan ginagamit yung salitang boast in a good sense. In fact, Paul uses it 30 times and James 2 times. Kung si James lang ang tututukan natin dito sa letter niya na to, makikita natin that at some point, dito sa James chapter 1 verse 9, ginamit niya yung boast in a good sense. Tingnan niyo sabi niya, let the lowly brother boast
in his exaltation. Kaya yung boss niya dito, ang sinasabi niya, kayo mga pulubi, ipagmalaki niyo yung exaltation. Ibig sabihin, di ba, God has chosen the poor? God, dahil dito sa kahirapan ninyo, imbis na kumapit kayo sa mga human resources at kayamanan, you are holding on to the Lord alone. And so, yan ang ipagmalaki ninyo na ang inyong kalakasan, ang inyong provision ay talagang galing lamang sa Panginoon. So, ang point dito is, depende kung saan o anong bagay ang ipinagmamalaki mo. So, sabi dito, you boast in your arrogance. Now, that's interesting. Yung salitang arrogance dito means proud confidence in one's own knowledge or cleverness. Yan ang sabi ng isang commentary. Kaya nga sa J.B. Phillips, ito ang translation na nakalagay doon. Sabi ron, as it is, you get a certain pride in yourself in planning your future with such confidence. Or that sort of pride is all wrong. Ang point na pinapakita dito ay pinagmamalaki nila yung kanilang ability to determine their future. Ang feeling nila, siguradong sigurado sila, ayos na ayos lahat ng plano nila, hindi sila magkakamali, siguradong mangyayari lahat ng kanilang inisip. At yun ang kanilang pinagmamalaki. In other words, ang sinasabi nila, kahit na wala ng Diyos, hindi ko na kailangan ng Panginoon, magsasucceed itong aking trabaho. So, anong ginawa ni James? In the end, he finishes itong kanyang topic na to with a warning. Oh, di ba, nasabi na niya lahat, nasabi niya, mali yung ganung attitude, ganito dapat ang inyong isipin, and now he closes with a warning, and yung iba kasi parang sabihin lang, ano ba connection ng verse 17 dito sa mga previous verses? Parang walang connection. Pero kung titingnan natin yung verse 17, he starts with the word so. Etong conjunction na so, para yung salitang therefore. Ibig sabihin, may connection yan doon sa previous verses. Hindi mo yan mahiwalay. So sabi niya, so, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. Siguro, ang gusto niyang sabihin dito, ganito. Okay, ngayon, na-warningan ko na kayo. Naipakita ko na sa inyo ng mabuti kung ano ang sinasabi ng Panginoon Diyos tungkol sa inyong ginagawa. Sinasabi ninyo ganito, ganyan, ganon, pero wala ang Panginoon Diyos sa litrato. Hindi nyo ba alam na kayo, ganito lamang ang inyong buhay? Hindi nyo ba alam na kayo, masyado kayong ignorante tungkol sa maraming mga bagay? Ang ginagawa ninyo, nagmamalaki kayo, nagmamayabang kayo. So, hindi nyo nilalagay ang Panginoon Diyos sa litrato, so sinasabi nyo, hindi nyo kailangan ng Panginoon Diyos. So ngayon, nasabi niya sa kanila, kumbaga, nakita na ninyo. So ano ngayon ang dapat nyong gawin? Dapat sundin ninyo itong aking counsel sa inyo. So, whoever knows the right thing to do, alam na ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. If you fail to do it, for him, it is sin. Pinapakita nito, mga kapatid, na ang kasalanan ay hindi lamang yung alam mong mali, ginawa mo. Hindi. Kasama rin sa kasalanan yung tinatawag na sins of omission. Merong sin of commission. Yung bang you commit something, alam mong hindi mo dapat gawin, ginawa mo. So that's a sin of commission. Pero yung meron ding sin of omission. Alam mo na kung ano dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. You fail to do it. At makita natin sa Bible na yung mga tao, for example, who have failed to do what is good to the needy, di ba? Merong condemnation yun mula sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 47, that servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. So, siguro maganda nating tapusin ito by that exhortation. Narinig na natin ito. Yung mga businessmen sa atin, narinig na ninyo ito. By the authority of God's Word, I admonish yung mga businessmen sa ating kalagitnaan. Do not follow itong sinasabi rito ni James na mga tao who just keep on
We just keep on saying, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Huwag lamang ganung magsalita. Isama ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong plano. In fact, it would be good to actually say this, sabi ni James, instead, you ought to say. Mukhang merong mga businessmen dito na kailangan isa puso nila talaga ito eh. Baka hindi nila nare-realize sa buong buhay nila, they have never said, pagkatapos ng kanilang mga business plans, pagkatapos silang makausap yung kanilang architect, pagkausap nila yung kanilang yung mga karpintero, kausap nila yung mga business partners nila, kausap nila yung mga mai-involve dun sa pagtayo ng kanilang building, o pag-involve sa ganitong business, o anuman, yung mga partners nila, they never say, if the Lord wills. They never pray before they start an endeavor. They never ask, Lord, gabayan niyo po kami. Nakasama yung ibang mga tao. They never express to their people, alam nyo, nasa kamay lang talaga ng Panginoon Diyos ang lahat ng ito. Now, I thank the Lord na marami po sa mga businessmen natin dito, sa mga alam ko eh, kabaliktaran, of course, yung attitude dito sa nakalagay dito. And one of the evidences para sa akin that they recognize the Lord is when, after ng kanilang mga construction, after magpagawa ng bahay, after ng ano, meron silang house dedication. It is the time wherein they express to everybody, invite nila yung kanilang mga bisita, mga kamag-anak, and sometimes they would even give a testimony. Sabihin nila kung paano nagawa ito. Sabihin nila paano nag-supply ang Panginoong Diyos. Sinasabi nila na proactively, they say, kaya ako po tinawag si pastor dito para i-dedicate itong lugar na to dahil gusto kong ipaalam sa inyong lahat na kung hindi dahil sa Panginoong Diyos, hindi ito matutupad, hindi ito mangyayari. At napakaganda pagka ganun. Kaya natutuwa ako pag may mga dedication eh. Hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil yung ganung klase na this is an opportunity for them to express to others. Si Lord ang lahat ng ito. Pero sana, ang ano ko lang, wag sana yung huli lang. Kasi baka minsan, nakasanayan na lang ng iba na dapat ipadedicate. Sana eh, nasa proseso pa lang, every step of the way, they are recognizing the work of God in their lives. Now, isang huling pagtatapos lang nito, no? Isa pang gusto kong sabihin. Itong message na to, when you really think about it, although sa tingin ko, this is talking about the businessmen. Or sabi na lang natin, medyo mayaman ng mga businessmen kasi ibang klase sila ditong magsalita eh. But I think this also talks to the struggling businessmen. This talks to every one of us na lahat tayo, anuman ang trabaho natin, anuman ang endeavors natin, anuman ang plano natin, whether mag-abroad, kumuha ng visa, pumunta ng ganito, magbakasyon sa lugar na yon, magtrabaho sa ganitong lugar, mag-aral sa ganitong lugar, kahit na sino sa atin. Kasi lahat eh, involved sa buhay eh, tayong lahat. I think we should not forget itong mga principles na nakalagay dito. Let us involve God sa buhay natin. Whether we are going to marry, or yung pipiliin natin kung sino mapapangasawa natin, o kung magsasabi tayo ng oo dito sa isang nandiligaw sa atin, o kung anuman, we have to say, if the Lord wills, we have to include God in the picture. Not only in the sense na sinasabi natin yon, but we need to say, Lord, what does your word say? Panginoon, ito sinasabi ng inyong salita, kung hindi mo to gusto, hindi ko to gagawin. Kung ayaw mo nitong relationship na to, hindi ko to papasukin. Kasama lahat yon. Of course, we cannot do this unless we have first surrendered our lives to the Lord Jesus Christ. Kaya gusto kong tapusin ito by inviting again those of you who have not yet received Jesus Christ into their hearts as Lord and Savior. Receive Christ. Surrender your life to Him. Hayaan niyo ang Panginoon ang maging may-ari ng inyong buhay upang itong mga bagay na tinuturo dito maging magaang sa inyong puso. Hindi niyo ginagawa dahil pinipilit kayo, dahil pinipuwersa kayo, dahil natatakot kayo ng parusa ng Panginoon Diyos. Hindi. Ginagawa na ninyong sinasabi niyong if the Lord wills because your life is really surrendered to the Lord. Because you really love the Lord. Because you really see God moving upon your life.
And so ngayon po, if there's anyone here who's not yet received Jesus, who's not yet repented from his sins and put his trust in Christ who died for our sins, pray that Jesus will be the Lord over your life. If you will continue to live this life with your own plans, with your arrogance, with your pride, ang katapusan po niyan, kung hindi frustration, siguradong impyerno. And while you still have opportunity, dahil sinasabi nga ng Bible dito, what is your life? It is a mist. It is a vapor. It is a puff of smoke. While you still have opportunity, receive Jesus Christ.